Magandang araw mga kaleki! Ngayon nasa part 3 na tayo ng ating marine boiler. Bali magpapair tayo ng boiler ngayon kaya yung status ngayon nasa ignition position na siya. Antayin natin muna magpair yung boiler natin. Obserbahan na lang din natin mga kaleki ha. Ayan, nagpair na yung boiler natin kaya nakita yung side glass, may apoy na. Dito naman sa control panel, ayan, status, flame okay. Kaya, tignan din natin sa local side, tignan natin kung ano yung kulay ng apoy niya. So, ayan, ang ganda ng pagka-yellow, normal na normal. Ang ganda ng pagkaka-timplada. At ito yung burner natin, okay na okay din, visually. Pero, tignan nga natin ulit, review nga natin kung okay ba talaga. Yan, sa nakita nyo, may kumislap. Ang tawag po dyan ay backfiring. So, isa pa ulit, slow mo ba natin? Yan, ang lakas ng kislap niya. Pero sa slow mo lang natin makikita yan, sa actual, hindi basta-basta mapapansin yung ganyang kalakas. Yan, abnormal na abnormal po yan mga kaleki. Kaya yan po ang i-troubleshoot natin. Kung ganyan ang makita sa inyo ng port state, sigurado detain yung barko nyo. Kaya hindi po ano yan, hindi po normal yan, saka unsafe po talaga yan. Kaya ngayon ituturo ko rito sa channel na to, sa vlog na to, kung paano natin ito troubleshoot yan sa electrical side. Mga kaleki, bigyan ko muna kayo ulit ng konting background tungkol sa marine boiler. Although naipaliwanag ko na halos lahat ng operation at firing sequence sa part 1 saka part 2. Bali, itong marine boiler natin, siya yung source ng steam sa barko dahil napaka-importante ng steam sa barko lalo pa sa mga fuel dahil yung fuel natin kailangan natin ng 135 degrees. Fuel temperature para ma-meet natin yung required na viscosity bago natin siya ipa-consumo sa ating main engine, ganun din sa generator natin. At syempre ganun din sa boiler kasi boiler gumagamit din tayo ng heavy fuel oil sa boiler. So balik na tayo sa ating problema sa boiler, itong backfiring. So nakita nyo naman sa unang part ng video na to, nag-backfire yung boiler natin. So ngayon, dito tayong mag-a-adjust sa electrical side ng dito sa control panel. Titingnan natin yung mga setup niya, yung sa ignition position. Kaya nga pala kami nagkaroon ng problema sa boiler namin, sa backfiring. Dahil nagloko yung PLC ng boiler namin. Biglang na lang siya nag-alarma, nag-abnormal alarm. Pitong alarm yung nag-activate na ayaw na ma-reset yan. Yung mga boiler pressure, water level high, and fuel oil pressure. Kahit anong reset namin, ayaw na ma-reset, ayaw na mawala. Kaya ngayon, chinik namin ngayon to. Ayan, zero lahat ng mga ano niya, yung sequence niya. Burado lahat. Kaya kailangan namin i-reconfigure or enter yung mga parameters niya based on the manual. Kaya inisa-isa namin. And then, ayan, nakapag-fire na kami ng boiler, nalagay namin yung mga default setting niya. So, dahil sa manual, defaults lang siya. So, guidelines lang siya. Doon tayo ngayon mag-focus sa ignition position niya. Kasi, dahil nga abnormal yung backfiring ng boiler natin, i-adjust natin. Baba-adjust natin sa normal. So, ngayon mga kaleki, ibabalik ko muna yung mga default setting niya. At mamaya ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-adjust sa ignition position. Pero ngayon, ibalik ko muna lahat bago tayo magsimula. Dadaan-dahanin ko muna manual kasi marami rin parameters to. Bali, may manual naman, may guidelines. Kaya, para di kayo malito, basahin nyo lang din yung manual. Kung sakaling ma-experience nyo to, yung ganitong problema. So, yung boiler namin, yan, Aalborg boiler. So, punta tayo sa plant setting.
Yan, sa plan setting, yan din makikita yung sa firing sequence. Yan, sa startup, sa stopping limit, minimum firing. Yung firing sequence, napaliwanag ko rin naman yan sa part 2 ng marine boiler natin. Kaya medyo may idea na kayo. Sa mga hindi pa pala nakakapanood ng part 2, maganda panoorin nyo rin para ma-idea kayo kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon sa pag-troubleshoot. Ayan, kung pansinin nyo yung ignition position niya, yung default niya, 30% air servo ignition position, saka 30% din yung oil servo position. Ayan ang nakalagay na default setting sa maker's manual. Kaya ayan ang sinundan natin. So ayan, yung mga rising limit. Pero mag-focus lang tayo ngayon sa ignition position kasi diyan iikot yung pag-troubleshoot natin sa sa backfiring ng boiler. Kaya pinapakita ko lang yung mga setting niya. Ngayon, 30% air servo setting, 30% oil servo setting. Kaya ngayon, i-fire natin ngayon. Yan, nakita nyo, sa 30% na settings, may backfiring. So, i-adjust natin ngayon yung air servo saka yung oil servo. Ito nga pala yung air servo motor, or for short, air servo. Bali, meron siyang damper sa ilalim. Ayan, makita nyo yung opening niya, yung number niya sa nasa harapan. Ayan naman yung percentage, kung ilang percent na yung opening. Tapos, ito naman sa sinasabi ko na oil servo, ito naman siya. Nakakabit naman siya sa fuel line. So, may indication din yan kung ilang percent yan. Makikita nyo kung ilang percent yung opening niya. So, ngayon, balik ulit tayo sa plan setting. I-adjust ulit natin yung ignition position. Ngayon, bali, trial and error talaga gagawin natin dito dahil wala rin naman tayong ganong idea. Sinundan natin yung manual. Pero siguro sa mga naka-experience na neto, madali nilang magagawa. Kaya ito, ang purpose ng video na to, dahil na-experience ko personally, na-experience namin sa barko, may share ko sa inyo, may bahagi ko sa inyo para kung kayo naman, may experience nyo, may idea na kayo kung paano nyo i-adjust yung setting. So, ang gagawin ko naman ngayon, yung air niya, 20%, yung oil setting niya, 15%. So, yung kanina na 30-30, ngayon, ginawa ko ng 20-15. So, 20% air, 15% oil. And then, after natin may setting, i-fire ulit natin yung boiler. Obserbahan natin ngayon kung ano na nangyari sa backfiring natin. So, yan ha, 20% saka 15%. And then, ayan, status natin, purging niya dahil nakapuli automatic yung boiler natin. Ayan, purging status. Antayin na lang natin uli yung sa sequence niya. Ayan, burner motor is running. Maganda yung pirahe. Yung purging, napaliwanan ko na yan sa part 2. Kaya kung sa hindi pa nakakaalam kung ano yung ng firing sequence ng boiler, I suggest na panoorin niyo yung part 2 ng marine boiler na vlog ko. Pati na rin yung part 1, syempre, para talagang updated kayo. Meron pa rin pala itong part 4. Yun naman, patungkol naman sa mga safety device ng boiler. Doon naman, magte-testing naman tayo ng mga alarm niya. Yung part 5 naman, itatakel naman natin doon yung emergency operation ng boiler. Na kung sakaling magloko lahat ng control nyo, meron kayong mga gamit na may emergency operation. So ngayon, nasa ignition position na siya. Bali, obserbahan lang natin uli yung backfiring niya. Yung setting na to is 20% air, 15% oil. Tingnan natin kung ano ba yung magiging pagkakaiba ng backfiring niya sa kumpara kanina na 30%. So ayan, antayin lang natin yung sequence. Then, mag-fire na yan. Yan, mga kaleki, backfiring pa rin siya. So, problema pa rin talaga.
pero i-rewind natin yung firing niya para mas makita natin, i-rewind natin ng mas slow-mo para kayo mismo makita nyo yung pinagkaiba niya sa 30% na ngayon ay 20%, 15% na setting. Pero sa rewind, halos parehas lang din eh. Kaya mag-adjust ulit tayo. Babaguhin natin ngayon, gagawin naman natin na 20%, 10%. Observa natin, yan, nasa ignition position na siya. Tingnan lang natin ulit yung backfiring. Yan, sa nakita niya mga kaliki, halos parang ganun pa rin eh. Although maganda naman talaga yung flame niya, ganda ng pagkaya ni Luis, pero ang problema kasi natin, ang trouble-shot natin yung backfiring eh. Kaya dahil ganun pa rin, i-review natin ng konti sa slow-mo ulit. Yan, medyo pangit pa rin, kaya mag-adjust ulit tayo. Sa ngayon, kailangan mo natin magdagdag ng tubig kasi negative 53 na yung level ng tubig natin, masyado na mababa. Kaya yan, dalawang bomba na pinatakbo ko para mas mabilis siya magkarga. Then mag-adjust tayo. Ang gagawin ko naman, nasa ignition position na. Obserba natin mga kaleki, itong setting na to, 5% air, 25% servo.
Yan mga kaleki, perfect na ngayon. Halos nag-fire. Wala nang miski konti man na backfiring. So, I think ito na yung tamang setting natin. 5% air servo, 25% oil servo. Ignition position mga kaleki, ah. Kaya ngayon, okay na yung boiler natin. Wala tayong problema. Pero dahil nag-adjust tayo, ang gagawin naman natin, hintayin natin matapos yung sequential niya, yung buong program niya. So, antayin natin siya mag-auto-stop. Baka mamaya, nag-adjust tayo, hindi natin mapansin, naging problema pala, nagloko naman yung sa stop niya, yung mga sequence ng stop. Kaya, observa natin. So, antayin natin mag 6 bars yung pressure niya para mag-auto-stop. And then, pag okay na yon, lahat-lahat, mula sa purging position, ignition position, sa rising sequence niya, sa mode pre-sequence niya, and then sa post-purging status niya, okay na rin, pwede na natin na i-secure na ulit yung boiler natin dahil na-test natin lahat. So, I suggest, basta pag once mag-a-adjust kayo mga kaliki sa mga parameters, testingin nyo lahat. Huwag nyo basta-basta iiwanan na kung ano lang yung troubleshoot nyo, doon lang kayo nag-focus. Once na may ginalaw kayong program o kaya ng wiring, i-check nyo lahat, i-double check nyo kasi baka naapektuhan yon sa pagka troubleshoot nyo ng ibang part nya. So yan, yung pressure natin ngayon nasa 5.5 bars na. Bali, unti na lang, magsi 6 bars na yan para makita tayo yung stopping sequence. So yan mga kaleki, nasa 6 bars na siya. So maya maya lang mag-i-stop na yan. So yan, nag-post-purge na siya. So, sa status na post-purge, wala nang apoy yan. So, wala nang supply ng fuel, nakat niya na. Bali, ang gumagana lang dyan, itong motor, itong pan. So, 70% yung opening ng damper niya. Para nang sa ganon, yung fumes na nasa loob ay buga niya papalabas kasi unsafe din kapag merong maiiwan na fumes dyan sa loob ng boiler furnace. Para naman sa susunod na purging ay hindi siya maging reason ng backfiring.